My name is Andrew po, from Belmont, Manila. Hello, my name is John Sharon Felix from Local Pidja. Challenge ko sa'yo, ano kaya yung mga dishes na pwede natin gamitan ng mga ingredients na to? Meron ka bang idea? Actually, sa nakikita ko ngayon at sa pinaprepare ko ngayon, pwede natin gawin is like what you said dito, can do seafood, tuna, okay. Kinilaw? Yes. Okay. But our version. Yes, baka kasi mamaya sabihin nila, hindi naman natin version nito. We here in Belmont, we try to innovate and utilize these ingredients, our own take of our Philippine ingredients. Yeah. Diba, kinilaw? Ano pa, chef, ang pwede natin gamitin sa kinilaw? Ang gusto mo pang ilagay? Actually, this one, itong nori, okay. Which is the local version of Japanese nori. Yes, gamit ng Ilocano at ng mga taga-Cagayan. Yes, and this one, we will use this one for dressing. Biyasong, zest. The zest, okay. And also the juice. And this one, instead na lato, we will use this. Oh, himbaba, oh. So, yeah. Ang lato kasi from the sea. Now, we're going to use alukon or himbaba, type of flower na isang native tree. Yeah, instead na lato. How about to chef? Ito yung aruyuy o yung siling duwag na sinasabi nila sa mga Ilocano. Yes. Saan natin ilalagay ito? Same pa rin, sa ceviche. Sa kinilaw. Sa kinilaw. So instead na siling haba, so we'll use this. It's, nung tinikman ko siya, mild naman yung spicy niya. So, pwede. It's good. Okay. So we have here fresh tuna. Not one, but two, yes. Seafood ang gagamitin natin for our kinilaw. Sabi nila yung kinilaw is actually a pre-colonial dish. So I mix the juice and also olive oil. Olive oil. After this, we will put asin sabuyo, then pepper, then imimix lang natin siya. The next, yung zest. Okay. So additional flavor. Biyasong is actually a native species of citrus. So, hindi siya imported. Tumubo, lumaki at nag-adapt. Yeah. Sa ibang province ng Pilipinas, tawag dito suwa. Then let's put this alukon. Flour. Alukon. And this one, Aruyuy. Sorry. Okay lang yan. Kaya nandito okay. Si local DJ is to teach si chef and of course the public na kung ano talaga yung... Kasi minsan, unfamiliar tayo ngayon through these efforts. Pina-familiarize natin yung mga tayo na kung ano talaga yung meron tayo sa Pilipinas. So I hope na hindi lang yung mga chef ang mag-explore ng mga ingredients natin, but also the general public, the common folk, na hanapin nila yung mga unique sa kanilang bayan, kung ano yung lokal na sangkap, nandiyan lang sa tabi-tabi, minsan din natin napapansin. Drizzle lang tayo ng konting oil. So for our own version of kinilaw here in Belmont, so we use alukon or himbabao. And then chef, natatanda mo na kung ano ito? Yes, it's nori. It's Philippine nori or Gamet. And then we have tabon-tabon, aruyuy or siling duwag, and then we have biyasong. Yeah, in Palawan, it's actually called bisbis din eh. Yes. And then we also for salting agent, we have asin sabuyo from some sabuyo. Bales. Asin sabuyo. So yeah. Oh chef, so wow, interesting. So this is the final dish of tuna and shrimp kinilaw.